Hi guys, it's me Jen and welcome back to my YouTube channel. So like I've said on my previous vlog, I will keep on reminding you on the coming deadline. So today is June 7 and you still have 3 days left before June 10, which will be the deadline for the filing of expanded withholding tax. But before we proceed, kailangan nating malaman kung sino-sino ba yung kailangan mag-file at magbayad ng withholding or expanded withholding tax. So, question, nagre-rent ba kayo ng space? Meron ba kayong binabayaran ng mga laborers na kailangan nyong i-deduct at the end of the year as expenses on your income tax return? So, if yes, kung nagre-rent kayo or meron kayong binabayaran ng mga laborers na come and go lang, as in hindi sila regular employees ng company, so, kailangan nyong mag-file ng expanded withholding tax on every 10th of the following month. So, paano yung pagpa-file or magkano yung tax rates for withholding taxes? So, iba-iba yung tax rates. Merong withholding tax table na makikita sa BIR website. Pero yung mga pinaka-applicable sa mga maliliit na negosyo lang yung i-discuss ko. But then, kung gusto nyong malaman yung iba pang mga taxes or tax rates, you can visit the website of BIR on www.bir.gov.ph or search on Google kung ano yung mga expanded withholding tax rates na maaring applicable sa negosyo ninyo. So, kung nagre-rent po kayo ng space, for example, for 5,000 pesos a month, maybe your lessor or yung may-ari ng building, dinideduct nila yung 5% ng rental na kinokollect nila. For example, sa 5,000 pesos, 5,000 times 5%. So, yung 250 pesos, yun yung EWT or expanded withholding tax. Maaaring i-deduct nila yon upon payment nyo ng rent nyo for the month. So, yung tatanggapin na lang ng lessor nyo or may-ari ng building will be 4,750. Yung 250, kailangan nyo siyang i-remit sa BIR on the following month. So, yung deadline will be on 10th. So, for example, for this month, on June 10, kailangan nyo i-remit yung withholding tax ng rental nyo for the month of May. So, bakit kailangan nyo i-withhold or i-remit yung amount na yon? Kasi nagiging withholding tax agent na kayo during the time na dinidak ng lessor yung amount na yon upon payment. So, kailangan nyo siyang i-remit para mabuo yung amount ng rental na 5,000 pesos. Tapos, para din maalaw ng BIR yung expense na i-claim nyo at year end for your rental for the whole year. So, for example, 5,000 times 12 months, at the end of the year, mag-deduct kayo ng expense, ng rental expense na 60,000 pesos. Kung hindi nyo nai-remit yung mga withholding taxes ng rental, ng total rental na yon for the whole year, BIR will disallow that expense. So, anong mangyayari pag i-disallow ng BIR yung rental expense na yon? Imbis na dinidak nyo siya as expense dun sa binayaran or on your income tax computation, ibabalik siya ni BIR as part of your income. So, magiging kulang na yung binayaran mo na tax. So, yung 60,000, instead na ididak siya, credited nyo on your income tax, ibabalik siya as income. So, yung effect niya, maaaring or probably, meron talaga kayong kulang sa binayaran nyo na tax na pwedeng mag-cause ng penalties. So, hindi lang naman yung rent yung kailangang i-withhold. So, small business or malalaki na company, yung rental expense, kailangan talaga siyang bayaran ng expanded withholding tax. At saka yung nabanggit ko na expense on labor cost. So, for example, yung kadalasan na may mga laborers na binabayaran, yung mga engaged sa, for example, mga malalaking tindahan, meron kayong mga haulers or yung tagabuhat ng mga stocks. So, yung iba or kadalasan nun, come and go lang, hindi regular employees. So, hindi nyo siya pwedeng gawing part ng on compensation or payroll. So, pag hinire nyo lang sila, kailangan nyo silang bayaran
Tapos, para ma-allow din ng BIR as deductible na expense yung labor cost nyo, so, kailangan yung bayaran ng 2% na withholding tax yung total na amount na yon. So, it could be na hindi nyo every month na ginagawa yung pag-hire ng mga laborers, but then, kung sa year-end na expenses nyo sa inyong income tax, meron kayong dinededuct na labor cost, kailangan nyo siyang bayaran ng 2% na withholding tax para i-allow na ni BIR na deduction siya sa inyong income. So, for larger businesses, mga malalaking companies and corporations identified by BIR as top withholding agents or under TAMP or yung monitoring ng mga taxpayers ng BIR. So, lahat ng mga expenses nila, hindi siya magiging allowable unless binayaran nila ng expanded withholding tax. So, para sa maliliit na negosyo, meron lang talagang certain na mga expenses na kailangan siyang bayaran ng expanded withholding tax. So, hindi lahat. But then, kung malaki na yung negosyo, under TAMP kayo, or top withholding agents kayo ni BIR, napadalhan kayo ng letter. So, lahat ng mga expenses, purchases nyo, kailangan bayaran talaga ng holding tax. But then, larger companies have their bookkeepers and accountants. So, hindi ko na lang siya i-discuss. So, ano yung form na gagamitin nyo pag nag-file kayo ng AWT? For example, for this month, so, month of May yung kailangan nyong i-file for June 10. So, you have to use the form 0619E. Pwede nyo siyang i-search sa Google or kung nakapag-download na kayo ng offline na EBIR form, makikita nyo siya, 0619E. Tapos, ganun pa din, kailangan nyo lang siyang i-fill in. So, kung meron na kayong EBIR na offline, automatic naman siya yung pag-fill up. Kailangan nyo lang piliin kung ano yung ATC ng EWT na ipa-file nyo. For example, for rental, TC ng rental is WI-100 for individual taxpayers, tapos for corporation, WC-100. So, automatic na pag napili nyo yung tamang ATC, mababasa nyo din naman yung description ng ATC na yon. So, may nakalagay na withholding tax on rental, automatic may 5% computation na lalabas sa offline EBIR form na system. Then, kailangan nyo lang i-check, double-check kung tama ba yung month or period na napili nyo sa taas before nyo i-submit or i-proceed for printing yung form na yon. Then, file and pay your taxes on or before June 10. For questions and clarifications, just feel free to drop by in the comment section below and don't forget to like this video. Thank you for watching.